Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan. Muli ito si OG ng ojimax Cctv. Nagbabalik. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa hadis. Siyempre ito nasisira. Ano ang mga dahilan? Meron akong inihandang 4 na listahan. Isa-isa nating pag-aralan, isa-isa nating posisiin. Isa-share ko sa inyo kung ano mga naging dahilan kung bakit nasisira ang hadis. Ano pa hinihintay? Huwag kayong alis. Ito na, panoorin na natin. Bago tayo dumiretso doon sa mga dahilan, alamin muna natin paano natin nasabi na ang hard disk ay sira nga. Ang number one sa dahilan, yung pinakang kumbaga sintomas, ang sintomas, isa sa mga sintomas ay may alarm. Pag ang inyong CCTV, yung pinakang DVR nyo, ay nakaset ang alarm niya, pag sira ang hard disk, ay tumutunog yan. Tapos nagkakaroon niya ng message na minsan nakalagay, no working HDD or no working HD. Pagka ganun, talagang sinasabi nyo talaga ng DVR through the monitor na sira nga. Tapos hindi ka makapag-playback. Tapos pag binabalikan mo yung mga gusto mong panoorin, wala kang nakikitang record. Tapos may error. Naka-error yung ating hard disk. So, tapos ang isa pa ay nagkakaroon ng parang clicking sound. Sa hard disk na computer, ganun din. Pag tumutunog yan ganyan, most likely sira yung internal parts na sa loob. Okay, so dumako na tayo doon sa mga dahilan kung bakit nasisira. O, alam nyo na kung anong mga palatandaan. Number one sa ating dahilan ay insekto. O, medyo weird, no? Actually, itong hard disk, ang hard disk kasi ay intact yan. So, mapansin nyo, maganda yung mga tornillo. Pero mapapansin ninyo, sa mga pagitan, meron yung parang rubber. Yan, lalo na dito. Meron yung parang mga rubber na seal type nga siya, na yung rubber na yon kinakain ng daga, ng langgam. Ngayon, bakit papasok yung langgam dito? Kasi mainit siya. Meron siyang parang yung incubator effect ba, na kailangan ay medyo mainit, na hindi naman sobrang mainit para sila'y maluto. Paborito yon ng mga langgam na lagayan ng mga itlog nila. Para yung kumbaga sa itlog ay mapisa. Kasi nga, parang incubator nga dating eh. So, tsaka secured. Yung lugar na yun, hindi basta-basta napapasok ng iba. Ang problema, pag pumasok ang langgam, patay. Masisira ito. So, hindi isang langgam lang yun. Pag may nakapasok na isa, susunod na isa hanggang sa daang langgam. I don't know kung 1,000, pero I would say siguro hundreds lang naman. Kagandong ngayon. Ngayon, yung mga ipis na maliliit, lalo na halimbawa ang tindahan nyo ay tindahan kayo ng mga prutas. Madalas may ipis yan, magtinda yung pagkain. Nakakapasok sa loob. Ang DVR kasi may mga butas-butas. So pag yun ay pumasok dito sa mga gilid-gilid na yan, nakaka-apekto. Tapos yung mga isang butike. Pag hindi nakasarado yung DVR nyo, may butike. Yan. Ang kapasok ng butiki sa loob. At pag umitlog din yan, itlog na naman ang pag-uusapan natin. At yung pinakang sabaw ng itlog na yan, parang balot yan. Pag tumulo yan dito sa mga circuit na ito, patay na, magsushort na ito. Pag nagshort ito, wala na, sira na. So, yun ang number one natin, insekto. Number two naman ay mishandling. Anong ibig sabihin ng mishandling? Ito yung mga hindi maayos na pagdadala. Nagsisimula yan sa supplier. Halimbawa, ang supplier, yung pinakantauhan, hindi siya maingat, nalaglag ang hard disk, may tendency talaga masira yan. So, ganun din sa packaging. Halimbawa, sa mga sa mga courier. Wala akong babanggiting courier, ha? Pero kung maalala nyo, meron tayo nakita dati sa mga nag-viral na video, basta na lang inihahagi sa loob ng van. So, di ba sana kung yung laman nun ay mga malalambot, mga stuffed toy, okay lang paghagisan mo. Pero pagka ganito mga electronics, di mo na pwedeng ihagis basta yon. So, siguro naman napanood nyo yun. Ngayon, dapat ito, may magandang packaging, yung bubble wrap, tapos meron parang yung matigas na foam, tapos may kahon pa. Dapat ganun eh, just in case na malaglag, or ihagis ng intentional, hindi siya basta kakalog yung loob. Kasi very sensitive naman ito. So,
dapat maingat ang nagdadala handling. Pati mga installer. Pag ang mga installer nyo, ay siyempre hindi naman maiwasan minsan. Hawak lang ganyan, biglang nabitawan. Kasi baka may pawis ang kamay o for whatever reason, bumagsak. So dapat ang installer nyo o kayo mismo, maingat din kayo. So yun ang ating number 2. Ang number 3 naman ay poor installation. Nino? Ay siyempre ng installer nyo. Ngayon, mapapansin niyo, meron niyang mga kabitan ng tornilyo dito. Yan o. Meron niyang mga kabitan ng tornilyo. Ito kasi, kinakabit yan doon sa hard, sa DBR. Yan, pakita ko sa inyo. May DBR yan. Kailangan niya, pag kinabit niyang ganyan, yan o, meron niyang may tornilyo. Mapapansin niyo, apat ang butas. Yan. May dahilan yun. Yung iba kasi sa pag mga installer medyo tinatamad, hindi kinakabit lang ng tornilyo. Misan dalawa lang. Dapat ang ano, dapat kabit yung apat kasi para siya intact, hindi siya gagalaw. Kung mapapansin niyo kung ito'y kinabit nyo, pinatakbo nyo ang DBR nyo nang hindi ito masyado nakabit, gumagalaw yan. Ang gumaganan. Kasi may motor sa loob yan eh. Meron yung moving parts eh. Ngayon, pag yan ay nagbabibrate na ganyan or hindi maganda yung pagkaka tornilyo nyo, may tendency talaga yan na masira. Anong masisira doon? E di motor mismo. May bearing yun eh. Tapos meron din siyang misan plastic molding niya. Ayan, plastic molding. Parang busing yata sa iba eh. Pero I doubt. Duda ako, bearing talaga siya. So hindi ko naman masyadong napagmas ng mabuti. Pero siyempre, dahil motor siya, meron yung parang madulas na ganoon. May grasa pa nga yun eh. Ang grasa naman ginagamit dito, maganda. Hindi na yung basta-basta nangingitim. Tsaka hindi yan para magpalit ng grasa kung saan pangit. So, kailangan, pag ikakabit nyo sa DBR, kamitin nyo na yung apat na tornilyo. Kung halimbawa, nagkulang kayo, tatlo na lang, ay sito ito sobrang higpit. Para hindi yung parang kumalog eh, patay. May tendency talaga masira ito. Pag hindi maganda ang pagka-install. Kumbaga, maluwag. Okay. Next is, dust, dirt, and mold. So, ano yung dust? O, di alikabok. Ano yung mga dumi-dumi, mga lupa-lupa, mga kung ano, mga nalalaglag sa loob. At ano pa, yung mold, yung amag. Kasi ganito yan. Itong meron yung parang mga ginto-gintong ganyan, contact yan. Pati din sa loob yan. Kung tinanggal natin yan, meron yung parang contact dito. Pag nagkaroon ng dumi yan, nagkaroon ng alikabok, kaya mapasin nyo, may foam yun eh. Parang hindi mapasok ng alikabok eh. Pero over time, pagka yung alikabok na yun or duming yun, ay nakapasok doon, may tendency talaga siya na magkaroon ng lost contact or lost connection. So in effect, hindi gagana, mag-fail siya. Hindi naman totaling sira kasi nare-repair pa naman yun. Pag tinanggal mo itong tornilyo, tilinis mo. So okay yun. Teka, maingay. So yun, tapos ito din, ganun din. Kaya nga ito dapat nililinis to eh. Nililinis to ng eraser para din sa RAM sa computer. Dapat lilinisin mo yan kasi pagka yan ay may konting basa-basa, may alikabok o kaya yung mga amag nga, magpag may isang hindi nag-contact dyan, tayo na, hindi na ito gagana. So ang tawag doon is failure. So not necessarily sira kasi na-re-repair naman. Tapos next is Anong susunod? Yon. Next is number 5 ay overheating. Actually, ang isang sira ay magdudulot ng panibagong sira. So, ano gagawin? Dapat maagap kayo. Pagka medyo may nakita kayong konting depresya, repairin nyo na kagad or ayusin nyo na kagad or gawan nyo na ganyang paraan. Kasi nga, kagaya ng mga alikabok na yan, naalikabokan yung inyong ano, yung inyong fan. Yan ah, naalikabokan ng fan nyo. Anong tendency niyan? Pwede hindi siya makaka-expel ng mainit. So, anong mangyayari dito? Iinit. So, makaka-apekto yan. Over time, sa mahabang panahon, sa alit na mahaba ang buhay, iikli. Kasi masyado siyang nag-iinit. Anong dahilan? Bakit umiinit? Eh, yan yung ano, yung misan sa panahon, kagaya ngayon, summer ngayon. Sobrang init, ang index ngayon is 51 daw, kahapon.
siyempre tayo nakapag-adjust tayo, alam natin ang gagawin. Eh ito, hindi ito makapag-adjust. O kailangan, hindi siya masyadong mag-init. Siyempre, yung ano, yung pwesto, yung paglalagyan mo nito, eh baka naman nasa kusina, or baka naman nasa malapit sa pugon. Kunwari, meron kayong business na bakery, eh ilayo nyo dun. Huwag nyo ilagay dun. Tapos, ano pa, meron pang... yun na, pagka nga, ano, pagka nga ito'y naaligabukan, magkakaroon ng fan failure. So, yung init, yung overheating, ay nakakasira. Okay, so, number five na yun. Punta naman tayo sa number six. Number six na tayo. Number six is, nasaan na tayo? Yun, power surge. Ito, medyo mahaba-haba ito. Power surge. Yung pag sinabing power surge, ito yung parang biglang lumalakas ang kuryente. Yung from 220 naging 240, 250. Ang isang dahilan niyan ay halimbawa merong Meralco repair job. O may ginagawa sila, tapos biglang pinapatay, tapos biglang ibinabalik. Pagbalik nun, malakas ang kuryente. Actually, fluctuation din ang tawag dun eh. Or power interruption. Iisang dinudulot niya, pagpasok ng kuryente, malakas. So, isa yung sa dahilan. Ngayon, ano-ano pang dahilan bakit nagkakaroon ng power surge? Siyempre, nandyan yung nisan, maluwag yung mga saksakan. Kasi pag ang saksakan ng mga sa outlet mo ay maluwag, may tendency na nag-i-spark yan. So, merong mapapansin nyo yung mga ilaw nyo, parang kumukurap-kurap ba? So, hindi yung maganda sa hard disk. Kasi dapat yun, maayos nyo yung saksakan na yun. Kailangan mahigpit ang pagkakasaksak. Tapos, ano pa? Siyempre yung bagyo. Malakas na hangin. Pag malakas ang hangin, may bagyo, yung mga wire sa taas, sa Meralco, siyempre gumaganan yan. So, may tendency talaga magkaroon ng power surge fluctuation, tsaka interruption. Kasi ano yan eh, nakaprograma yan eh. Pag may problema sa taas, namamatay ang kuryente. Pagbalik niyan, malakas. So, I suggest pag may bagyo, malakas ang hangin, especially kung may kidlat, eh baka mas magandang patayin nyo muna ang inyong DVR. Kasi baka mamaya biglang mag-brownout, masisira ito. Siyempre, pagka brownout siya, walang kuryente, tapos biglang mo masisira. Ngayon, yung minsan, yung aircon, halimbawa, yung aircon nyo, naka-connect sa isang circuit, doon kung saan nakasaksak yung inyong DVR. Siyempre, may thermostat yan. Minsan, parang biglang lumalakas. Kasi biglang namatay. Kasi pag malamig na yung kwarto, parang namamatay yung parang compressor ng aircon. So, mahina yung draw ng electricity. Pag biglang uminit na, kasi thermostat nga yung gagana, hihigom niya ng malakas na kuryente. Mapapansin nyo, nagkumukurap na naman ang ilaw. So, meron na namang parang fluctuation, masisira na naman ito. Kaya I suggest yung mga aircon ay ihiwalay natin. Next is illegal or improper shutdown. So, parang computer din. Ang computer kasi masamang basa binapatay. Yung iba kasi, yung may naging customer ako, binababa nila yung main switch. So, ibig sabihin, yung computer, yung DVR, yung CCTV, ay parang takbo-takbo siya, tapos biglang parang nag-brown out. Araw-araw yun. Tuwing hapon, tuwing gabi, pag magsasarantinda, papatayin. So, ang tawag doon, illegal or improper shutdown. Dapat hindi ganun. Dapat, i-shutdown nyo na muna, gamit yung mouse. Pag na-shutdown nyo, bunutin nyo yung pinakang saksakan niya, sa kanya ibaba yung main. Kasi kaya daw nila pinapatay yun, tatakot daw sila. At baka daw, ano, baka daw magkaroon ng sunog. Eh, sabi ko, kung kailan naman meron ka ng CCTV sa gabi, may mata ka na. Kasi uuwi ka na sa bahay nyo, sasadlan mo yung tindahan, saka ka walang mata. Kasi pinapatay mo. Anyway, so yun. Okay, so bago tayo magtapos para sa video ito, actually number 7 pa lang tayo at yung next 7 kasi hanggang 14 nga yan
ay abangan nyo sa susunod na video. Pero dumako muna tayo sa Q&A portion and shoutout segment. Pangako ko na kasi ito dati eh. Ngayon, hindi ko nga magawa kasi masyadong mahaba. Actually ngayon, ang haba na nga ng ating pero ng video natin. Pero sige, pilitin ko. So, ang unang i-shoutout natin ay si Mr. Alan Dartero. So, malamang ito'y malamang Dartero ito. At sabi niya rito, basahin ko sa computer. Sabi niya, subscriber niyo ako sa pinapanood ko episode niyo. Abangan ko yan, sunod-sunod niyong episode. Inabangan daw niya. Tapos, pa-shoutout na rin, Alan Aldama. Yan ang pangalan siguro niyang tunay, Alan Aldama. Pero ang sa YouTube niya is Alan Dartero. Siya yung isa nagtatrabaho sa Abu Dhabi. So, of course, Pilipino ito, Tagalog eh. So, kaya pa na nakikita ko sa analytics, meron akong viewers, may mga nanonood na galing Middle East, UAE, Saudi, Kuwait. So, meron. Mga Pilipino natin. Shoutout ng lahat ng mga nagtatrabaho dyan sa Abu Dhabi, sa Dubai, sa Middle East. Yan. Again, si Alan Aldama, shoutout sa iyo. Sana nasa maayos kang kalagayan dyan. Medyo palala ng palala ang ating COVID. Okay, so next is sino? Next is sino kung sa ayan, si next is Elmer Fortades. Yan, nakalagay dito ay simple lang sinabi lang niya. Maraming salamat, Master. So, hindi siya hindi ko alam kung bakit siya nagpapasalamat. Siguro, baka may natunan siya. So, shoutout sa iyo, Elmer Fortades. At ingat ka palagi. Next is Palawenyo. Q&A na ito, shoutout na rin. Wala naman siyang pangalan eh, basta Palawan niyo. For sure, taga Palawan to. So, shoutout na lang sa lahat ng mga taga Palawan niya. So, sabi niya, good day po sir, pwede po ba CCTV cam plus DVR sa 12 volts battery? Possible po ba na 24/7 operation? Okay, so, i-correct mo ako kung mali baga kahit hindi ko, pero ganito yun. Tatanungin mo ako kung pwede sa 12 volts battery yung DVR, ang sagot ko sa iyo ay pwede. Basta yung dulo ng battery, siyempre, kasi re-recta ka na rito eh. So, hindi dapat meron kang DC connector. So, dahil 12 volts lang naman talaga yung nilalabas ng battery ko. Actually, may 6 volts. Merong 3.5 yata, merong 7. Pero yung kung 12 volts ang battery mo, pwede mo i-recta yung dito. Kasi 12 volts naman talaga yung ginagamit na power adapter dito. So, tatanggalin mo si power adapter, ire-recta mo na lang dito galing sa battery. Ngayon, ang tanong, 24/7 operation. Yun ang sumunod mong tanong eh. Eh, depende sa capacity ng iyong battery. Kasi baka mamaya, ang battery mo, palyado na. Iisang piraso. Eh, minsan, mababa yung binibigay niyang kuryente o amperage, yung draw. Eh, pag mababa, posibleng masira pa yung hard disk mo. Mapapadagdag ko tuloy doon sa listahan. Ngayon, yung nang dahilan ng kung bakit nasisira ang hard disk. Ngayon, ang tanong ko kasi is 24/7. Ibig sabihin, walang patayan. Hanggang kinabukasan. Eh, siyempre, pag naubos ang battery mo, maring unang araw, dalawang araw, baka ubos na. So, ngayon, ang tanong mo ay pwede. Tatakbo talaga siya. 24/7, depende. Kung malaki yung capacity. Ngayon, kung may adjustment na pwede kang gawin. Kasi, isa kasi, ang battery nga, pag yan ay nagsisimura, anong masira yung plate niya. Minsan, ang binibigay na lang niya, 10.5, minsan 10. Pag yung malapit ng papalitin na siya. Ngayon, mas maganda, kumuha ka pa ng isa pa, gawin mong dalawa or tatlo. I-ano mo ngayon, i-parallel mo ngayon para tumaas yung ano niya. Pero malakas na ngayon ang battery mo. Kasi baka naman yung isang battery, patatlong battery, maayos. O di, wala kang problema. Mas mahaba ang itatagal ng battery mo. Tapos nagkaroon ka ng follow-up question. Sabi mo kasi na meron ka palang solar. O hindi mo naman agad nasabi. So sinagot din kita doon. Pero for purposes of discussion, para malaman ng nakarami, ito yung sagot ko. Mas maganda kung meron kang, kung may solar power system ka na pala, di siyempre, baka meron kang
tawag ito, charge controller. O, mas maganda yun kasi minsan, ang kuryente kasi, kailangan maganda yung daloy. Maganda yung pag-charge mo sa battery. Kasi yan, parang may pansala yan eh, ng mga kuryente. And at the same time, kung meron ka na rin inverter, yun yung halimbawa, lumabas ka ng 12 volts. Tapos, siyempre, kailangan mo 220. Yung inverter na yun yung magko-convert or mag-i-invert from 12 volts, parang kumbaga ipatataasin niya ng 220. Ngayon, dahil yung adapter mo naman ay 220 naman talaga ang input, ang output niya is 12 volt, pag sinaksak mo yun, hindi mo na pwedeng idiretso dito. Kasi 220 na nga yun eh. Gagamitan mo siya ng yung adapter nito ng DBR mo, gagamitin mo na. So, yun ang pinakang safe. Kasi baka maging stable na yung dating ng kuryente, mas magiging maganda. At the same time, sa gabi, kung talagang marami kang capacity, siyempre wala nang araw, hindi na mag-charge yan. Mag-charge yan, kinabukasan ulit pag nagkaroon ng araw. So, hanggang sa ma-meet mo yung requirement mo, obserbahan mo sa madaling salita. Kasi baka mamaya, mas malakas yung consumo mo kaysa doon sa production mo. Wala kang surplus, wala kang sobrang kuryente. So, obserbahan mo. Siguro, mga 5 days, 6 days, 7 days. Pag yan ay nagtuloy-tuloy hanggang 30 days, okay na, sobra-sobra na yung kuryente mo. Pero minsan yung ano, yung charge controller tsaka yung mga inverter na yan, may ano yun eh, may monitor, nakalagay doon kung ilan yung inilalabas mo at ilan yung pumapasok. So in that case, kung talagang sanay ka na sa solar, malalaman mo kung nauubusan ka ng kuryente o hindi. Pero obserbahan mo rin. Sa unang araw, dalawang araw, tatlong araw, maaaring hindi mo pa masabi. Pero ang charge mo, pababa pala ng pababa. From 100%, biglang 70 na lang, 50 hanggang sa mawawalan ka na, tapos mag-charge ka na. Okay? So, meron na rin tayong experience kasi sa solar eh, kaya medyo meron tayong konting alam. Okay, sana'y na nasagot ko yung tanong mo. Sana'y masatisfy ka para naman may share mo. Kung nga gusto mo talaga itong video nito, makalati natin ang marami tayo. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana mag-ingat tayo lahat at sana malampasan natin yung problema sa mga. Okay, so hanggang sa muli. Sa susunod video, oops, meron pa tayong 7. Meron pa na tayong 7 reasons kung bakit nasisira ang hard disk. Abangan nyo sa susunod na video. At sasabihin ko pa sa inyo kung ano mga tip, kung ano dapat mong gawin para masolusyonan yung mga rason na yun or paano natin maiwasan para humaba ang buhay ng hadis mo. Okay? So, maraming salamat. Hanggang muli sa susunod na video. Maraming salamat po. Dala muna kayo. God bless.